Hey yo, what's up sa inyo lahat? It's your boy Papa Kim back again with another video. Pasensya na kayo kung ngayon lang ako nakapag-vlog. Matagal-tagal na rin akong hindi nakapag-vlog. Kasi ang daming gawain. Nakakaiyak. Nope. You know, so for today's vlog, so tuturuan ko kayo kung paano mag-set up ng BM800 condenser microphone with phantom power and V8 sound card. So maraming nagtatanong sa akin, maraming nag-DM sa akin, nag-PM sa akin na saan pro binili yung microphone ko, ang ganda daw. So this vlog is for you guys. So watch lang kayo dyan. Sit back, relax, and enjoy. And sana matutunan nyo rin tong setup na to. Para kung halimbawa gusto nyo bumili, gusto nyo gumamit, pwede rin sa inyo to. Okay? So wag na natin patagalin to. Let's go! Come on! By the way nga pala guys, oh, binili ko lahat ng mga items na yon sa Shopee. Sabihin mo lang, salamat Shopee! Salamat Shopee! Woo! 10,000! Sa Shopee! Guys, no, ito yung laman nung kasi pag nag-order kayo, ito yung magiging laman ng inyong package, which is the BM800 condenser microphone. So nandito yung suspension arm, tapos kakabit na rin yung kinabit ko na rin yung ano, yung shock mount kung saan nilalagay yung microphone, yung cable, tapos yung clamp. Syempre, hindi mawawala yung BM800 condenser microphone, yung ating foam sa microphone para mas mabawasan yung air na pumapasok para hindi masyadong mahangin. And then syempre kasama rin dyan yung pop filter. Okay, so ito yung laman ng package kung bibili kayo sa Shopee. Okay? 10,000! Okay, so ganito yung pag-setup ng BM800 condenser microphone. So nakikita nyo, hawak ko yung clamp. Okay, yung clamp, i-clamp nyo siya doon sa mga edges ng inyong table. Okay, for example, ito. Yan, yung edge ng table ko. Okay, so ika-clamp ko dito yung clamp. Yan, clamp ko dyan, ha? Clamp muna natin. Mas maganda kung mas mahigpit yung pagkakalagay nyo sa clamp para hindi magalaw-galaw yung inyong suspension arm, kasi dito nyo lalagay yung suspension arm para hindi siya magalaw-galaw. Okay, so yan, lagay natin. Wait lang. Okay. Yan, so nakakabit na. Ito yan. Yun, nakakabit na. Saan yun? Yun, ito. Nakakabit na siya. Yan, nakakabit na siya. Nakakabit na siya sa back. Now, ang gagawin natin, kunin natin yung suspension arm, which is this one. Ito. Yan, ito yung tatawag na suspension arm. Now, dito sa may dulo, ito, ikakabit nyo siya. Dito. May butas dito. Ayan, may butas. Ito, di ba? Kakabit nyo siya dyan sa ilalim. Ayan, kakabit nyo siya dyan. Ayan, tapos, higpitan nyo yung pagkakaan dito. Ayan, okay? Higpitan lang natin. Para hindi siya magalaw-galaw din. Kasi ito yung madalas na nasisira sa mga suspension arm. Pag nabali ito, wala na. Bili ka ulit bago.
Ayan. So, nakakabit na yung ating suspension arm. Now, next naman yung shock mount. Ito, nakabit ko na. Ang hirap lang niya tanggalin kasi. Ayan, kaya. Ayan, ito. Ito lang pala pag ano. Pagtanggal niya ito. May kasama pa itong isa. Itong shock mount. Yung lagayan ng microphone. Ito yan, no? Ito yung picture niya. Ayan. Dalawa yan sila magkasama. So, ito yung mas maganda kasi ano siya eh. Kumbaga, stable yung microphone. Stable yung magiging microphone. So, kakabit lang natin siya dito sa dulo. Ayan, no? Ayan, nakikita nyo. Ayan, no? Ayan, nakikita nyo to. Ayan. Diyan yung ikakabit yung shock mount. So, kabit natin. Biro yung bata yun. Biro yung bata yun. Ayan. Kabit natin. Ayan. Kabit natin, ha? Ayan. So, nakabit na yung ating shock mount. Ayan. Okay. So, nakabit natin yung shock mount. Yung clamp, nakakabit na. Yung suspension arm, nakakabit na. And then, yung shock mount. Now, ilalagay naman natin yung, syempre, yung BM800 condenser microphone. Lalagay natin siya dito. Ayan. Ganyan ang setup niyan. Ayan. Ganyan yung setup na BM800. Okay? Next, lagay natin yung foam cup para sa microphone. Ayan. Nakalagay na. Next, yung cable. So, ilagay muna natin, tapos pulupot natin. Okay? So, ito. Lagay natin yung cable. Para mas maganda siyang tingnan. Pulupot natin siya para maganda yung tingnan. Kasi ang pangit kasi pag hindi siya nakapulupot sa suspension arm. Parang tingnan. Ayan. Pulupot lang natin siya dito. Mamaya, tapos i-ano ko sa inyo kung paano, saan siya kakabit. Sa mga ano to, sa mga alimbawa, sa mga speakers, ganun, pwede nyo siya ikakabit. Pero mamaya, doon natin siya ikakabit sa Phantom Power. Mamaya, explain ko sa inyo pag na-assemble natin. One eternity later. Now, ilagay naman natin tong pop filter dito. Ayan, dito natin siya ilalagay sa my suspension arm. A few moments later. So, ayan, okay na yung ating BM800 condenser microphone. So, ganun lang siya kadaling i-set up. Okay, ayan, set up na siya. Ayan, nakaka-set up na yan. Okay, so next naman natin, yung Phantom Power at yung V8 sound card. So, ito na yun, Phantom Power and V8 sound card. A few moments later. Ito po yung Phantom Power. Okay, may kasamang adapter siya and cable. Yan. Yan po yan, no? Tapos ito po yung V8 sound card. Yan, ito po yan. Yan po, kasama po yung tatlong wires na yan, tatlong cables na yan. Kasama po yan doon sa pagbibili kayo. Magkasama po yan, ito. Yan, ito. Itong V8, tapos yung tatlong wires, and then ito po yung Phantom Power, kasama na po yung cable with the 3.5mm jack. Okay? So, correction pala, no? Itong 3.5 cable na to, which is this one, ito pala yung kasama ng BM800. Okay? Tapos yung cable kanina na kinabit natin sa BM800 condenser microphone is yung kasama nitong Phantom Power. Okay? So, para malinaw tayo, ha?
Okay, now, isa-set up na natin sila. A few moments later. Yo, isa-set up na natin yung Phantom Power at ang V8 Soundguard. So, kakailanganin natin unang-una syempre yung box, yung Phantom Power. Itong Phantom Power, pampaganda siya ng quality ng boses, okay, ng sound. Okay, and ito, itong Soundguard, itong V8 Soundguard is para mas makontrol mo, para mas gumanda pa, okay? Which is this one, ito. Itong V8's, itong Phantom Power, okay? Para gumanda, and then itong V8 Soundguard para mas maganda. Kasi, ang features nitong V8 Soundguard is, meron siyang mga, tawag dito, may mga buttons, tapos may mga, ano siya dito, nakokontrol mo yung mic, nakokontrol mo yung echo, yan. Mic, tapos may echo, tapos meron pa siyang treble, merong bass, yan kung nakikita nyo, merong bass, merong record, music, and monitor. Mamaya isa-isayin natin yan, okay? I-set up muna natin siya, okay? So, gagawin natin, itong Phantom Power, okay? Itong Phantom Power, i-coconnect na natin siya sa BM800, which is na setup na natin. Okay? So ito yung dulo ng BM800 condenser microphone na nakikita niyo diyan. Ito 'yan, itong dulo niyan. Ito na 'yan ha. Ikakabit natin siya dito sa input. 'Yan, ikakabit natin siya dito sa input. 'Yan, kakabit na. Okay? So, tapos ilalagay naman natin tong adapter. Okay, para gumana syempre. Yan, kabit na natin. Yan, kabit na siya. So, okay na to, pwede na to, all set na to, pwede na siyang magamit. Okay? Tapos isasaksak na natin siya sa outlet. So, iba pala yung ano nito, yung dalawang pabilog to eh. So, kung wala kayong ano, kung meron kayong saksakan na pwedeng pabilog, pwede na siyang isaksak. Pero kung wala kayong ano doon, wala kayong outlet, make sure na meron kayong yung ganito, yung adapter. Okay? Saksak natin siya yan. Tapos, saksak na natin. Saksak na siya. Okay? Tapos, pindutin nyo na yung on. Pag nag-on siya, magka-color blue siya. Okay? Magkakaroon ng color blue dito. Yan! Okay? Yan, so okay na itong Phantom Power natin. Okay? Next na natin yung V8 sound card. Okay? Next na natin yung V8 sound card. So, asan yung V8 natin ito? Yung V8 sound card natin, okay? So, naalala nyo, meron tayong cable kanina. Ito. Okay? Now, meron dito yung ito. Yan. Ilalagay na natin ito sa Phantom Power. Ilalagay natin siya sa output. Okay, ito. Ito ha, yan. Itong cable na to para sa V8 sound card, ilalagay natin sa Phantom Power. So, lagay na natin siya. Yun. Nakalagay na siya, okay? So, ang dulo ng cable na yon, which is this one, the 3.5mm jack, ay ilalagay na natin dito sa sound card. Okay? Meron siya dito sa baba. Kung makikita nyo, medyo malabo. Yan. Meron siya ditong live 1, live 2, accompanying instrument, charging, earphone speaker, headset, condenser mic, and dynamic mic. Okay? So, ilalagay natin siya dito sa condenser mic. Okay? Lagyan natin, ha? Yan, nakalagay na siya. Lagyan natin siya. Yan. Okay, so okay na to. All set na to. Tapos, kung maalala nyo kanina, may tatlong cable itong V8 sound card. Okay, may tatlong cable to. Kunin natin yung itong isang cable. Kunin natin itong isang cable. Okay. Yan, itong cable na to na may
3.5mm jack din, tapos yung parang USB type A ata to sa US, basta yung sa Android phone, okay, yung mga saksakan sa charger, yan. So, kabit natin dito sa Live 1. Okay, Live 1 or Live 2, pwede kahit saan dyan. Okay, it's either Live 1 or Live 2, pwede dyan. So, kabit na lang natin sa Live 1. Yan. Makakabit na, no? Pagkakabit natin, okay na yan. Pwede na yan. All set na yung V8 na natin, sound card natin. V8 sound card natin, tsaka yung BM800 condenser microphone. So, I'm using this, I'm using pala yung aking cellphone as the yung microphone ng cellphone ko. Okay? So hindi ko pa sinasaksak ha, hindi ko pa sinasaksak yung BM800. So ganyan yung quality ng boses na maririnig nyo. So once na nasaksak ko na siya, ganito yung kalalabasan niya. Okay? Wait. Okay, ganito yung kalalabasan niya. So, yun nga po, no? So, ito lang po yung ating setup ng ating BM800 with Phantom Power and ang ating V8 sound card. So, ito po yan. Mapapansin nyo, ito po yan. Yung V8 sound card natin. Ang maganda feature ng V8 sound card, nas nakokontrol mo yung music, nas nakokontrol mo yung echo kapag nagsasalita ka. Just like this one, yung ginagamit ko na ito ngayon. So, ganito na po yung boses. So, meron dito, mic. Okay, yung volume, yung echo, kung pwedeng lakasan, pwedeng hinaan. Meron din dito mga, yung mga iniikot, yan. Nakatimpla na yan lahat, so okay na yan. And then, yung pinaka-importante dito sa lahat, syempre, yung monitor. Kasi, para marinig mo rin yung sarili mo. Kasi kung nakahimahina yan, hindi mo maririnig yung sinasabi mo. Okay? So, yan po yun. Ito po yung V8 sound card. So, doon na po nagtatapos ang ating video. Sana nagustuhan nyo. Sana may natutunan kayo sa video natin ito. If you like this video, just hit like, comment, subscribe, and click mo na rin yung bell button para lagi kang updated sa mga susunod na videos and covers na ilalabas ko. No? So, thank you for watching and peace, stay safe, and God bless sa inyo lahat.